tuloy natin yung topic natin. Yung mga nga papanood dito. Ay, pagsutikan. Yung history ng isla na yan, na nakaposisyon na yung mga base militar ng China, matagal ng panahon. Panahon pa yan ni Kuri. Huwag ninyong lukuhin yung ibang tao na ikalat ninyo sa social media, sa TV, na sinisisi yung gobyerno ngayon. Baka ako, sabihin ko pa sa inyo kung sino nagpatayo dyan, kung bakit tumayo yung mga isla na yan artificial. Baka sabihin ko sa inyong pangalan, mga tao na involved dyan. Alam ko. Ay, mahirap na. Ngayon yung bagong gobyerno, sisihin, bakit daw nandyan yung mga milisya na barko ng China, mga isla na yan na hindi na na kukontrol. Paano mo makontrol? Makontrol mo yan? Base militar na nakatayo dyan, makontrol mo ba yan? Ah, laban ka mga gira. Ano na ibig sabihin nyo? Igrahin mo ang China para mapaalis yung mga isla doon. Ganon. Ano na yata ang gusto nyo mangyari? Hindi pumunta kayo doon sa isla at girahin nyo. Huwag nyo idama yung iba. Ayaw pang mamatay. Hindi na naman ang mga pag-uutan. Mag-joke naman. Tara! Ang palagay nyo sa pangulo natin, bugado yan. Tumanda na nga yan eh. Kayo kulang pa kayo sa kalaman, sa experience ng presidente natin? Ang problema kasi, yung mga ilusyonado na maging presidente, yung mga ilusyonado na gusto nila, habang buhay sila ang nasa pwesto, nasa poder, hindi nila matanggap-tanggap na isang Bisaya ang presidente. Dahil gusto nila habang buhay na lang yung taga-Norte ang maging presidente. Eh bakit? Hinalal si Duterte ng mga tao. Kaya manigas yung mga mataas na ambisyon maging presidente. Pag hindi ka talaga tinakda ng Diyos, never kayong kahit hanggang mamatay na lang kung sino man yung mga ambisyoso. Never. Kasi tinakda si whether you like it or not, si Duterte ang presidente. Ayaw nyo ma-ano, dahil Bisaya. Bakit? Bakit akala ninyo walang Bisaya na kayang maupo na marami na kayang maupo maging presidente? Pare-pareho lang naman, Bisaya, Ilocano, Kapampangan, Tagalog, o ano-ano pa man. Pare-pareho lang naman Pilipino, may karapatan ka na kung ihalal ka ng tao, di ba? Nasa sa tao yan, ang bayan, ang desisyon. Ang tao ang nagdesisyon. Tulad ngayon sa darating na eleksyon. Ang bayan ang magdesisyon. Kung may sa darating na eleksyon, kung sino ang mananalo, yun na naman ang titirahin ninyo dahil yun ang nanalo at hindi yung mga manok ninyo. Malapit o hindi na yung eleksyon. Hindi yung mga kagustuhan ninyo ang mano o yung mga katigasan ng ulo ng mga tao, yun na naman. Dahil ayo sumunod sa batas, ayo sa lahat ng klaseng batas, matitigas ang ulo, kahit trapiko, kahit ano, ayo madisilipin na, ayo sumunod, bakit kamo? Dahil number one ang Pilipino sa katigasan ng ulo at walang disiplina. Maraming Pilipino, kaya nga ang Pilipinas, kung isipin mo, mayaman ang Pilipinas sa naturalisas, mayamang bansa. Pero dahil ang Pilipino, number one sa katigasan ng ulo, walang disiplina at walang pagmamahal sa bayan, walang pagmamahal sa gobyerno. Every time na may upo, tira. Yung minamahal nila yung mga komunista, yung mga CBCP, yung mga oligarsa yun, kung sino-sino mga salot ng mga bayan, yun ang ano nila. Gusto nila, pairali nila yung katigasan ng ulo, walang disiplina, kung ano yung mga gusto nila kahit wala sa rason, yun ang gusto nila masunod. Yung bang magkapira lang ng konti, umangat lang ng konti, akala mo nakalutang na sa lupa. Kaya nga dito, tingnan nyo dito sa Europa,
Mayaman mahirap dito, pantay-pantay ang kilos. Hindi mo makita ang mayaman dahil lahat sumusunod sa batas. Dito, wala kang makita ang nagtatapo ng basura. Dito sa Europa, wala kang nagtatapo ng basura. Tingnan niyo yung kasada. May nakikita ba kayong basura? May nakikita ba kayong ano, yung nagtitinda yan sa gilid? Hindi. Lahat na dapat dito sumunod sa batas. Mayaman ka man o hindi, matalino ka man o hindi, maganda ka man o hindi, matigas man ang ulo mo, hindi, sumunod ka. Filipino ka, taga drito ka man o hindi, sumunod ka. Pare-pareho ang batas dito, pare-pareho lang kinakain namin. Mahirap ang mayaman. Ang important dito, magtrabaho ka, sumunod ka ba sa batas? Ano ka? Maging disiplinado ka. Dito, kakain ka ng katulad ng kinakain ng mahirap. Minsan nga eh, mas masarap pa ang kinakain ng mga Pilipino kaysa mayaman dito. Dahil, simple, kami mga taga rito, nagtatrabaho ng ano, para makakain ng masarap. Ngayon, option mo na yan kung nangungripot ka o ayaw mong gumastos ng ano. Pero kami, kung anong kinakain ng mayaman, nakakain namin. Basta, magtrabaho ka ng maayos. Ang problema sa Pilipinas, puro magaling, puro matalino, puro mataas, puro gwapo, puro sila ang tama, sila ang may rason. Nako. Walang ano? Walang kasiyahan, walang hindi masiyahan, hindi ano, palagi na lang i-ano yung rason nila kahit mali. Ultimo ano nila, ibibinta nila yung sarili nilang bansa sa iba. Katulad yan, may mga pumupunta na ibang bansa. Sarili nilang mga kababayan, kalaban nila sa labas. Pagdating sa Pilipinas, ayun, nagbago ng mga ugali. Naku, halos, ang iba ayaw na magsalita ng sariling lingwahe. Yung mga pupunta sa Manila, pagbalik sa lugar nila, ayaw na magsalita ng lingwahe nila, magtagalog na. Yung nasa labas naman, pagbalik sa Pilipinas, abla-abla English, abla-abla Arabic, o ano-ano pa. Naku, di ba? Ano matatawa, anong tawag mo dyan? Tapos, bakit ganito? Bakit ang mga Pilipino, i-disiplinado sa labas ng bansa? Ha? Akala mo mga tuta, akala mo mga santo. Bakit pagdating sa Pilipinas, naku, yung mga sungay nila ang hahaba. Bastos, di ba? Imbis na maraming Pilipino na imbis na galing sa bansa, di ba? Dapat ano ka na, fine ka na, cultured ka na, ibig sabihin, refine ka na, na ano mo na, marami ka na experience sa buhay, marami ka na